Yeah, David. Jiro, what's your feeling that right now is besides you, the isa pong diva? Siyempre, sobrang thankful talaga na sa pag-support ni Ms. Dulce. Talagang damang-dama ko po yung pagpapasalamat ko na sa gantong pagkakataon, from walang tulugan na nagkasama kami, ngayon sa showtime, nakikita pa rin kami. At hanggang sa concert ko, magkasama kami. Talagang hindi ko masabi sa isang salita kung paano ako magpapasalamat. Sa yun po, talagang sarap po akong thankful kay Ms. Dulce. What made you decide, ma'am, to debut. Alam mo, kasi kapag nakita mo doon sa isang tao, sa isang artist, yung alam mo yung love niya for his craft, and then kita ko yung sincerity niya, at saka yung humility niya, kasi napakabait na bata ito. Kaya when nabalitaan ko na gusto niya ako maging guest dito sa concert niya, nagpauna na ako talaga ng sabi sa management ko na gusto kong gawin yan. Oo, lalong-lalo na ginagawa niya ito to give support to our to the children sa PG. Silungan ng pag-asa. At marami pa siyang talagang mga beneficiaries dito sa concert na ito. And isa pa, because damang-dama ko yung pagbibigay niya ng tribute at pasasalamat sa mahal naming mentor, yung the star builder na si Kuya Jerm. Siyempre natutuwa ako sa mga bata na marunong tumanaw ng utang na loob, yung marunong magbigay pagpapahalaga sa mga taong nandun for them when they were just starting. And nakita ko yun sa kanya, kaya I just want to be there for him. Jiro, ano yung after nito, concert na? Ano bang mga possible na siya? Yun po, isa sa siyempre sa gusto ko pong umarte po talaga. Yun nga po yung laban namin sa Bidaman, actingan, and then na nagagawa ko siya before. Makes up ako sa mga indie films at sa mga teleserye. Then po yung looking forward ko na after po ng concert ay sana po na mabigyan po ako. For sure, meron yan. Sana po. Eh, galing-galing mo kaya doon sa ano, action-action mo na yun. Salamat po. Yun. Oh, 2018 is magpapakalam. 2020, yes. Pinagpapasalamat ko. At may mga gusto ko po makalong nangyari sa... Alam mo, sa bawat araw na binigay ng Panginoon sa atin, every day is a blessing. Bawat araw nitong itong palipas na taon ay napakaganda, napakahalaga, ang daming magandang bagay na nangyari. And of course, we always look forward to a better year para sa ating lahat. Sa ating lahat, sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating bansa. Kaya patuloy natin itaas sa panalangin ang ating bansa, which is my commitment to God, really, to pray for our country and to our leaders. Kasi utos naman niya yun, to pray for our leaders. Kaya patuloy natin na pagtibayin ang ating pananampalataya to support our leaders, because kailangan natin sila para makagawa sila ng maayos, para umayos din ang ating bayan. Jiro, we heard that you are already released. You will be releasing your second single, no? Yes. Oh, kumusta? Ano ba yung status ng second single? Yung aking second single, actually, I plan pa lang siya na lumabas. At ayun, siguro ito yung panibago naman sa akin po na hindi nila nakikita na pag kumakanta ako. So parang millennial touch na makabago po yung ito. So sana supportahan din po nila ito. And Ms. Dulce, when you will be releasing actually mayroong mga naka-line up, pero hindi ko pa mabigyan ng panahon dahil busy ako kami ngayon sa pag-aayos nga natin ng tawag na tanghalan. So iniisip ko na lang na lahat ng panahon, lahat ng bagay ay mayroong panahon. Nakasulat naman yan, there is time for everything in a season, for every activity under heaven. Ecclesiastes 3:1. Ay, hypothetical question lang po, no? In case man po na mapabilang si Jiro sa tawag ng tanghalan sa Lebron. Oo. Ito? Ay, siyempre hindi ko naman hawak ang, di ba, ang paghuhura dahil marami kami. Pero ang natutuwa ako, ang ina-admire ko sa mga celebrity yung champions na tinatawag natin na sumali sa tawag na tanghalan, kahit na may mga pangalan at sila, makasikat na silang artists, is natutuwa ako and I really admire them kasi sa isang tabi nila yung ego. Yung parang, ay, artista na ako. Hindi ganun. Ang napakaganda dito kasi mas nakita mo ngayon na mayroon pa pala talaga silang talent na aside from being artista or anumang mga pagiging celebrity nila, makikita mo dito na
mas nakafocus nila yung singing, which is really, really good. I'm so happy for each one of them. Kaya I'm sure ito, kung meron uli magkaroon ng ganun uli, kung lalaban to, I'm sure, ando na yan. Invite na natin ng mga viewers, kailan po magaganap yung hinihintay na concert. Ayun sa lahat po ng ating mga viewers, ito po ay gaganapin po sa November 22, 7 PM sa Cuneta Aso Dome. Pinamagatan po itong Giro Custodio, The Greatest Show at the Cuneta Aso Dome. Ito po isang benefit concert na para po sa mga cancer patients po ng Silungan ng Pag-asa at mga street children po ng Pasay. Ayun po, ang tickets po niyan ay available na po sa smtickets.com or pwede po kayo pumunta ng SM Ticket Personal. Yun. Kita-kits! Kita-kits! Picture lang.